So this is my first vlog. So dahil naka-quarantine tayo ngayon at walang ginagawa, naisip ko mag-vlog. So ang dami na kasi mga Pinoy vlogger na nahuhumaling, hindi ko alam kung bakit. Yung pala, malaki ang kinikita nila. So susubukan ko, kahit hindi first time ko mag-vlog, pangit mang kalabasan nito, di maganda, o magandang kalabasan, di mas okay din, di ba? So this is my first vlog. So quarantine tayo ngayon, walang ginagawa sa bahay. So may daily routine ako. So ngayon is Wednesday. Wednesday ngayon. So ang gagawin ko is maglinis ng kwarto. As you can see, nandito ako sa kwarto ko. So ang gagawin ko is linisin tong kwarto. So weekly, nililinis ko yung kwarto para maalis yung virus. Baka mamaya may COVID na dito, eh mahawaan ako ng COVID or dito sa loob ng bahay. So naganda ako ng tubig na may Clorox para ma-disinfect yung virus. Kasi minsan lumalabas ako, ako kasi taga-bili dito sa bahay dahil ako yung may quarantine pass. So lumalabas lang naman ako kapag kailangan, pagbibili sa grocery o sa palengke o anumang tools and drugstore, kung ano man yung utos sa akin. So ako yung laging lumalabas. Minsan sila mama, kapag dyan lang sa talipapa ang bibilhin, ako yung sa mga grocery, drugstore, etc. Bibili ng pagkain kung ano gusto nila. Pero minsan lang, once a week lang ako lumalabas, hindi naman araw-araw. Hindi porket may quarantine pass ako o tayo, kailangan lagi tayong lumalabas. Hindi po yun, kasi hindi naman yun yung quarantine pass na tatambay ka, kagaya ng mga napapanood natin sa TV. Kaya dapat stay at home lang para yung virus mawala na. Para ano, matapos na tong enhanced community quarantine sa atin, sa ating bansa. Dapat tapos na ngayon, April 15, last day kahapon. So dapat malaya na tayo. Anong nangyari? Wala, nag-extended ng up to April 30 dahil maraming pasaway na tao. So dapat sumunod tayo sa batas, kung ano pinag-uutos ni Duterte. Lahat naman ng ginagawa ni Duterte para lang mapasaayos o mawala na tong enhanced community quarantine. Kaya lang marami pa rin pasaway na tao, kaya yan, nag-extend. So di pa natin sure kung mag-extend pa to hanggang May, kasi sobrang padami pa ng case. So sabi pa ni Duterte, ililif lang niya yung ECQ kapag meron ng gamot sa virus. So not sure kung mag-extend pa tayo. So naway wag naman na, dahil marami ng walang kinikita ang mga tao. So kasama na tayo doon. So lahat tayo naghihirap na. So i-extend pa ng May, eh baka ang mga tao magkagulo na dahil wala na silang kinakain. Ayun, so hopefully mawala na to. Binabati ko rin ang mga frontliners natin dyan na masisipag, tsaka ginagawa nila yung trabaho talaga nila. So kailangan wag natin sila i-encourage natin sila, wag natin sila pandidirihan or ano, pagsasalitaan ng masama, kasi sila yung gumagawa para sa ating lahat. So yun lang. So gagawin, kaya ako nakasombrero kasi sobrang haba na ng buhok ko. So medyo kulot ako, kaya ganun. Ang haba na nga rin ng balbas ko eh. Ay, balbasan ba dito? Yan. Di na ako nakapag-ahit kasi di naman ako lumalabas ng bahay. Wala namang pasok. Nandito lang ako sa loob. So, my routine for this day is maglinis ng kwarto. So, yun ang ginagawa ko weekly. So, ito. Ano pa ba kailangan ko sabihin? Naka-electric pan ako kasi pawisin ako. So mamaya magmamas ako. Kasi kapag di ako nangamas, pag naanuhan ako ng alikabok, bahing ako ng bahing. May allergic rhinitis yata ako. Ayun. Ano pa ba sasabihin ko? So ang pangalan ng vlog ko is Boss Vlog. Kaya Boss Vlog is para naisip ko lang kasi parang gusto ko lang boss, tapos vlog. Ang content ng vlog ko is, dahil naka-ECQ tayo ngayon, is ganito muna. Pero ang gustong content ng vlog is travel.
So dahil mahilig ako pumunta sa iba't ibang lugar, kaya gusto kong i-vlog yung mga travel ko. So parang ayun ang gusto maging content ng vlog. Dahil enhanced community quarantine, ito muna ang first vlog ko. So naisip ko, dahil wala naman akong ginagawa, puro online ako. Yes, sa real estate, minsan nagbebenta, tsaka yung sa part-time ko. Naisip ko, magganito na lang, total, para ano. So, mga guys, i-ano nyo ako ha, i-subscribe. Kahit wag nyo na panoorin tong video na to, i-subscribe nyo lang ako para dumami yung subscriber ko. So, yun lang yung hiling ko sa inyo, please. So, hindi naman ako madaldal na tao. So, tahimik lang ako. So, di ko na alam kung ano pa yung sasabihin ko. Ayoko magpakita ng buo yung kwarto ko kasi makalat. Hindi naman siya ganun kaganda. So, ganito lang papakita ko. So, hindi ko pa nga naliligpit yung higaan ko. Pero nag-almusal naman ako. So, yun lang. Kailangan ko linisin yung kwarto. So, hindi ko napapakita sa inyo yung paglilinis ng kwarto ko. So, babalikan ko na lang kayo mamaya. So, yun na lang muna. So, okay guys. We'll be right back. Hey, I'm back mga boss. Nakaga ano pa ako. Sobrang init. Hindi ko naman lagi binubuksan yung aircon kasi sobrang mataas sa kuryente. Every Wednesday lang, Sunday ang pagbukas ko ng aircon. Ayun, kakatapos ko lang maglinis ng kwarto. Napagod ako. Yun, palit na rin ako ng cover kama, ng pillowcase, gamot na ako. Pinagpawisan ako ron. So yun naman, kung naman sasabihin ko, bukas, ang routine ko naman is maglaba gamit ang washing machine. Dahil hindi naman ako sa washing machine ang gagawin ko. Dumi ni mama, ni inay, ni Chanel, ni Kalil. So yun yung mga nilalabang ko. Nagpalit na ako ng cobre kama, kasama ko yung sa paglalaba bukas. Kaya naisip ko tong vlog na to is kasi na-inspire lang ako sa mga vlogger, lalo na yung mga lagi kong pinapanood Lloyd Cadena, talagang ang ganda na ng buhay nila. Kumikita talaga sila sa pagbablog and maganda yung content nila. Siguro dahil sa tagal na nila, ayan, sila Jamil, sino pa ba? Si yung Kasatsat, sila Kimpoy, ang hit. Kimpoy yan ang hit, love team. Sino pa ba yung mga napapanood ko? Ayan, si Francis Leo Marcos. Shoutout kay Francis Leo Marcos. Salute ako sa'yo. Sobrang galing mo. Marami ka natutulong. Naway malayo pa marating mo, mas yumamang ka pa, mas umundad. Ganyan yung mga pinagpapala tao na tumutulong. Na walang hinihinging kapalit. So, ang dami na rin yung napamigil eh. Siguro, hindi ko alam, million-million na. Sana tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong mo, Francis Leo Marcos, sir. Para walang magutom na tao. So, hanggang matapos yung ECQ, naway marami ka pang matulungan. At sa lahat naman tumutulong, lalo na sa mga vlogger na tumutulong, salut po ako sa inyo. So sana marating natin yun. Once na nagtagal na tayo dito sa pagbablog na to, hopefully na kumita tayo dito, marami rin tayong matulungan kagaya nila. So sobrang proud ako sa kanila dahil yung mga kinikita nila sa pagbablog as ay sinishare. Hindi lang ngayong enhanced community quarantine. Tuwing kikita sila, talagang tumutulong sila sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Naway, magawa ko rin yun. Yun, hinihingi ko sa inyo. Guys, subscribe lang po kayo kahit wag na pa kayo manood ng video. Yun, panlagdag subscribe lang po. Please. Joke. Ano ba? Wala na akong masabi. Sa susunod na mga vlog, so isip kayo comment down below
kung ano yung gusto nyong i-vlog ko. Hindi ko, wala pa akong maiisip na ano eh, na ba-vlog ko sa second ko. Kung ano yung ano, siguro bukas, magba-vlog ako, paglalaba ko. Pero hindi ko napapakasin paglalaba kasi washing machine lang naman. Yun lang. Ano pa ba? So ngayon, ang gagawin ko maghapon is, yun, naglinis na ako ng kwarto. So mag-iisip pa ako ng mga gagawin ko kung ano pa yung dapat gawin dito. Yun lang. So, yung mga timbahay dyan. So pag-isip kayo ng mga gagawin sa bahay, hindi yung lumalabas kayo, tumatambay sa labas. Para matapos na tong crisis na naranasan natin dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. Para matapos na to, wala nang hawaan na mangyari, walang mamamatay. Tapos na. Yun lang po hinihiling ko. So, every night naman, every night, nagdadasal kami dito, nagro-rosary. Sineshare ko naman yung live. Yun sila, mama. Kami dito sa bahay, yung pinsan ko seminarista. Ay, shoutout sa iyo, Regeneration na seminarista. Yun, siya yung namumuno sa pagro-rosary namin. Every night yun, every 8 p.m. Sineshare ko yun, naway subaybayan nyo, makiisa kayo sa pagdarasal namin. Para hinihiling namin na matapos na tong crisis na nararanasan natin sa buong mundo. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Yung mga namamatay, na sana wala nang mamatay na matapos na tong enhanced community quarantine o yung COVID-19 na to. Sana maka ano na sila yung mga ano natin na maka ano na ng bakuna sa COVID-19. Para hinihiling ko po yan tuwing magdarasal kami dito. Ayun, ano pa ba sasabihin ko? Wala nang masabi. Wala na, yun lang. O sige guys, magpapaalam na muna ako sa susunod ulit. Like, share, and subscribe lang po. Yun lang po hinihiling ko sa inyo. Yun lang. Sige po. Bye-bye.